Naalala po ba natin yung mga nakaraang mga mensahe ng ating Panginoon? Or everything becomes like a bubble na ano na, pumutok sa ating mga isipan. Kapag na, nung binasa ko po itong Hebrews 10:23-25, yung past 4 na messages, nakapaloob po siya. Nakita po ba ninyo? Ang sabi po, muli-ulitin ko, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised it is faithful. Last Friday, audacious faith. Ang sabi din po dito, let us hold fast the confession of our hope. Faith is equivalent sa ating hope po. Hindi man natin nakikita, we are hoping sa anumang pangako ng ating Panginoon. That is why we are having a audacious kind of faith, daring kind of faith, courageous kind of faith. And here, it is saying to hold fast the confession of our hope without wavering. An audacious faith. Then, ang sabi, and let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Yung mensaheng inihatid naman ni Kuya Bernard, naalala pa po ba natin? Are you one of the victorious kind of Christian? Kasi ito po yung makikita kapag tayo po ay victorious Christian. We are stimulating one another to love and good deeds. Panalong panalo, kumbaga. Totoong totoo sa ating buhay, yung pagiging isang tunay na Kristiyano. Victorious Christian, because we have a victorious God. And then sabi pa, not forsaking our own assembling together. Naalala pa ba natin that we should value time? And one of our example in valuing time is we should be in the presence of our Lord Jesus Christ. And how we do that? Being in the presence of fellow believers. Being in the presence of mga church activities. Fellowshipping. Di po ba nakikita natin puro positive yung mga sinasabi? Ganun din ang sabi. Encourage one another, and all the more as you see the day drawing near. Di ba? Ano naman yung minensahe sa atin using Kuya Chris? To what daw? Until the end? To endure. Endure until the end. Now that we are seeing it happening already. Naroroon na yung mga signs of end times. Napakaganda ng mga binanggit. But not of all these words are positives. Merong binanggit na negative. Ang sabi, not forsaking our own assembling together as is the habit of some. Biglang merong parang if, biglang merong parang but. Okay na lahat eh. Napaka-smooth sailing ng mga wordings ng ginamit ng author ng Hebrews. But then again, there is if habit ng some yung hindi pagdalo. Now, I am not talking merely about the attendance. But what? Our desire, more than anything else, our desire to be in the assembly. Because we know we can be here physically, but mentally, spiritually, we are absent-minded, or kung ano pa man yung ating mga kadahilanan. So, yun po yung ating pag-uusapan. Attend. To attend. Kasi, when we value time,
The next step is what to do. And that is to attend the church activities. Naitanong ninyo po ba sa inyong mga sarili? Does it matter? Does it matter attending church activities? Does it matter? Kasi marami pong mga thinking ng mga Kristiyano, I don't need church. I can have a relationship with Jesus without attending church. I can be a good Christian without attending church. Minsan naman yung iba, ang kadahilanan, I want to attend church. But, busy yung anak ko kasi may mga kailangan gawin eh. My son, my daughter needs to be in a basketball court, in a basketball activity, or in whatever it is na activities. Shopping, sabi. Talagang isiningit. Dahil mayroong sale. 75%. Now, the question is, does it matter? Now, ano pa man ang inyong mga kadahilanan? The answer is, it really matters. It does really matters. Dumating na po ba sa inyo yung pakiramdam na kung saan kapag dumating, katulad ng sinabi ni Kuya, excited na ba kayo na dumating yung Friday worship service? I'm not talking in Friday worship service only, but PM, BS, nagiging excited na ba tayo na dumating yung mga araw na yun or oras na yun upang muli makasalo natin, makasama ang ating Panginoon, ang ating mga kapatiran, at sa bagong revelation na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil kung hindi pa po, mga kapatid, malaki po yung nawawala sa atin as a Christian, yung Christian life natin at yung spiritualidad po natin. Kaya naman nabanggit po ito. Alam po natin na hindi po aksidente na nabanggit ng author ng Hebrew. We know and we believe that the scripture is inspired by the Holy Spirit, by our Lord, our God. Kaya naman hindi ito basta nasabi lamang kasi gusto niya. Ito ay nangyayari noon sa mga early churches and maaaring nangyayari din sa atin. And I do believe nangyayari din po sa atin. Kaya naman, ang nais ko po is magkaroon tayo nung puso na kung saan we are always excited to be with the church, with God, and with the bread. Ang sabi ko po is it does matter. And there is 5 points po why it matters. Kasi baka naisip natin, wala namang halaga yung minsan kong pagdalo or yung aking presensya. Napakahalaga po. At yun po yung ituturo sa atin ng ating Panginoon. Napakahalaga ng iyong presensya, kapatid. One is because those people matter. How does it affect yung mga lost people? Ang sabi po sa Acts 2:42-47, ito po yung sa early churches, they were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Ang sabi po dito, continually devoting. Napakalalim po ng word na ito, yung devotion. Talagang iniaalay mo yung sarili mo, hindi lamang yun, lahat na nakapaloob sa inyong sarili. Time, treasure, talents, and what so, and so on and so forth. Everyone keep feeling a sense of awe, and many wonders and signs were taking place through the apostles.
And all those who had believed were together and had all things in common. And they began selling their property and possessions and were sharing them with all as anyone might have need. Wala pa naman sa atin nagbebenta ng ano, di po ba? Ang properties and possessions. Day by day, continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house. They were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. I do believe nakikita ko yung sinasabi na ito sa ating iglesia. Especially yung eating together. Their meals together. Di po ba? Hanggang sa dinner and midnight. At ang napakaganda, ang sabi, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Lahat po ng mga ginawa ng kapatiran na ito, ito po yung end result. Day by day, mayroon pong nadaragdag. Day by day. Isipin na lang natin siguro kung every Friday ginagawa natin yung ganitong klase ng gawain. Siguro napakaraming mga kapatiran ang madadagdag sa atin. Especially now, I see there are 3, I think, na mga kapatiran na kasama natin sa umaga nito, sa araw nito. Ang sabi nga po ni Kuya Bernard, di ba, bring one, maaari, kung nasa sa puso natin ito, magagawa natin ito eh. Hindi lamang in words, kasi kung makikita sa ating mga gawa, yung ganito, di ba, it is a sign of encouragement sa mga kapatiran, sa mga, especially sa mga bago. Alam po ninyo, ang katotohanan po is that the greatest testament to what God has done to our life is the way we feel about the lost people. Kapag dumating na po tayo na kung saan yung puso natin nagdurugo, kapag nakikita natin yung mga tao na kung saan nakakasalamuhan natin, they are lost, and you want to share and for them to be saved also, yun yung greatest testament natin. Kung ano man yung ginawa sa atin ng ating Panginoon. Kasi hindi po pwedeng yung good gospel, yung good news na ating nakuha, na ibinigay, isinare din sa atin, na ating aangkinin lang din, we should share it. At good testament ito ng ating pagbabago sa atin ng ating Panginoon. The way we feel about the lost people. Naalala ko nung apoya bago pa lamang din sa pagdalo-dalo sa mga ganito. Mga few years. Naanyayaan din ako. Sa isang birthday ng isang bata. And then after that, nanduro na yung pag-anyaya. Kuya, dalo ka naman. Wala ka pang gagawin sa Friday. Dalo ka naman ng worship service. Nung una, siyempre, parang baliwala lang. Pero nakikita mo eh, there is something na meron kang mararamdaman when you are in the midst of brethren na hindi mo mararamdaman sa iba. And what is that? Especially sa mga malayo sa pamilya. Everyone is malayo sa pamilya naman, di po ba? Hindi man directly na pamilya. Yung feeling, yung family ties, yung family bonding, unang-una na nararamdaman ka agad sa church. Ayun kaagad yung naramdaman ko. Kaya naman, nagpatuloy ako, J-Wool pa lamang po. Ayun. Naramdaman kasi kaagad eh, that you belong. You belong. Kaya naman mga kapatid, hindi po, hindi dapat natin
isinasawalang bahala yung ating presensya because it affects others. Especially kapag ganito, nakikita natin dumarami, it is an encouragement to each and every one of us. Especially sa mga bago. Lalo na kapag nakita dito yung tightly knitted ang bawat isa. Na katulad ng nabanggit sa Acts 2. It is an encouragement. Kaya naman, maging God is reminding us that going to church affects those around us. It affects those around us. Especially kapag ang kapatid na nasa tabi mo, maaari, mayroong dinadalang kabigatan sa buhay. At ikaw yung nagiging papamaraanan ng Panginoon para maipadama niya yung comfort ng ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, be an inspiration and encouragement to others and to fellow believers. Now, does it matters to us? Yung mga katabi po natin, kaya nga laging nababanggit, di po ba, yung, especially yung mga upuan na kung saan walang nakaupo. Hindi po yung mga bag. Because they matter to us. It matters to us. So kung may papakita natin sa ating Panginoon yung ating pagmamahal sa Kanya, may papakita po natin yung pagmamahal natin sa ating mga kapatiran when we are always present. Present tayo palagi sa mga gawain ng church. Especially, marami po tayong natututunan sa bawat isa. So, why does it matter? Because lost people matters to us. Tayo po yung gagamitin, hindi man natin alam yung kapamaraanan ng ating Panginoon, gagamitin po tayo because of our presence. Because of our presence. Two, because we are called to serve. Are we called to serve? Karaniwan po, starting our days, sa paggising pa lamang po sa umaga, ano ang iniisip kagad natin? Something para sa ating sarili, maligo. Pagkain, something for our sarili, our needs. Di po ba? Karaniwan po, ang agad nating iniisip is yung ating pansariling mga needs. Hindi ko naman sinasabing selfish tayo. Ah. We need it, of course. But, yung bang thinking ng parang consumerism, na lagi na lang yung nais ko, yung gusto ko, yung mga needs ko, wants ko ang ating naiisip. Sa church, ano po yung naiisip natin na design? What was the church designed to do for us? Kumain? Karaniwan po iniisip natin dadalo ako kasi I need the church right now kasi kailangan ko ng mga tao na magpipray. We are being selfish, di po ba, kapag ganun. We need the church. We go to church when we need the church. But that is not what the church designed to do for us. Hindi po yun. Ang sabi po sa Galatians 5.13, for you were called to freedom. Nung tayo po ipinalaya ng ating Panginoon, brethren, only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Serve being one another. Kaya nga yung mga previous natin na mga mensahe, it's about servanthood. All of us here is a leader.
and leader should be the first one to serve. Lagi po nga sinasabi, di po ba, yung mga leaders, ang mga mga leaders, servant leader ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Hindi lamang leader kasi mayroong something sa kanyang nakita. But leader dahil yung puso is for the service. Serving one another. Church, it was designed to make us into, the church is designed to make us into people who are selfless. Kasi alam naman po natin, we are selfish. So it is designed for us to be selfless, characterized by servanthood. Yan po yung isa sa mga dapat na definition natin ng church. Kasi kuminsan, di man sa madalas, yung church, ginagamit natin as, yun nga, when we need it. Kapag may problema. Pero hindi dapat ganun. Dapat tayo ay selfless and characterized by servanthood. Tayo dapat yung nangunguna na nagsiserve. Kung kanina ang sabi po, yung pagdalo po natin, it affects yung mga tao around us, the lost people. Coming to church shapes and form us into the person God called us to be. At ito po yung dapat. Ano po ba again yung pagtawag sa atin ng ating Panginoon? To be a servant leader. To be a servant leader. And through church, through the church, it will shape us and form us into that kind of person. Nakikita po ba natin sa ating mga sarili ito? Laging tinuturo sa atin. Walang ministry na puro pag-upo lamang. Dapat mayroong paggawa. Dapat mayroon tayong concern sa church. Hindi laging ikaw ang concern ng church. Dapat ikaw rin ay may concern sa church. And that is what audacious faith is. You are concerned din sa mga pangangailangan ng church. Small things, kagabi lang, di ba? Nakita natin. Kahapon lang yan. May mga nakita ba kayong pagbabago? O parang baliwala lang sa inyo? Parang lumaki ba yung ating worship service, worship hall? Nawala yung parang kulay violet or purple. Di po ba? So, it does matter. Yung pagpunta po natin sa church, yung pag-attend natin ng mga church activities. Because we are called to serve. Are we willing to serve? Kasi, yung iba kasi, parang dadalawa nga, parang napakahila. We are called to serve, mga kapatid. That is what church design is. Di ba? Ang sabi ng ating Panginoon, serve one another, love one another. Especially the brethren, yung kalipunan ng mga mananampalataya. Three is, why does attending church matter? Because we are sheep. Wow, ang cute naman. We are sheep. Ang cute, ang puti, busilak na busilak. Yan po yung kagad na nakikita natin or na i-visualize natin, di po ba? Ang cute-cute. Hindi makabasag pinggan yung kanyang kamik, yung pagiging mik niya. But alam niyo po,
paulit-ulit to na binanggit sa Bible, especially in the Old Testament, meron po siyang derogatory notion. Why? Because we know, pagiging sheep, hindi sheep ah, sheep, it will always go astray. Laging nawawala. Laging mawawala. Kaya nga ang sabi sa Acts 20:28-31, be on guard for yourself and for all the flock. Be on guard for yourself and for all the flocks, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. I know that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves, men will arise, speaking perverse things to draw away the disciples after them. Therefore, be on alert, remembering that night and day, for a period of 3 years, I did not cease to admonish each one with tears. Sino po yung nagsasalita dito? Si Paul. Ganyan po karubdob yung kanyang pagnanasa na i-shepherd yung flock. Alam niyo po ninyo yung tagpo na ito? Ito yung kung saan nag-preach si Paul ng buong gabi. Na kung saan nalaglag si Eutychus. At namatay. Pero, muling binuhay siya ni Paul. Kaya nga ito yung kanyang binanggit. Be on guard for yourselves and for all the flock, which the Holy Spirit has made you overseers. We are sheep. We always go astray. Ito po yung inclination natin kaagad. Kapag tayo po ay napag-isa, di po ba, nawala sa flock, asahan na po natin, we will go astray. Tayo po ay mamali ng landas. Kaya naman, ganun na lamang yung commendation ni Paul. Be on guard for yourselves. Ikaw mismo, be on guard on yourself and for all the flock. Ito naman yung binibigyan niya ng responsibility yung mga overseer. Ano po ba yung overseer natin? O sino po ba yung overseer natin? Yung ating pastor, which is Kuya Eric. Binibigyan po ng authority ang mga pastor to oversee yung kanyang flock. Kaya naman, may nagbibigay sa atin ng mga guidance, di po ba? Kasi tayo mismo, lagi tayo nawawala sa tamang landasin. Naririto po sila, si Kuya Eric, si Kuya Bernard. Meron po sila kasing mga gifts ng counseling. Ngayon, kung kina-counsel po tayo, wag po nasasama ang ating mga loob. This is for our own benefits din po. Ang sabi pa, I know that after my departure, savage wolves will come in among you. Savage wolves. Hindi lang basta wolves eh. Savage talaga eh. Not sparing the flocks. And from among your own selves, men will arise, speaking perverse things, to draw away the disciples after them. Church, the church is a place, mga kapatid, that God created where truth is expressed in love and in the company of fellow sinners in need of guidance. Itanim po natin sa ating mga isipan po yan, yung definition of church in our life. It is a place God created where truth is expressed in love and in the company of fellow sinners and in that needs guidance.
So, I encourage each and everyone, kung meron po tayong mga problema, that we need guidance, counseling, church is dapat na priority po natin, napuntahan kaagad. Not in the company of other people, but the church. Coming to church, help us keep from wandering away from the purpose He has for our lives. Ano again yung purpose natin sa ating mga buhay? To eat, drink, and be merry? What is our purpose in life? To give glory to God. To be in service to God. At kapag po tayo ay hindi umaatin ng mga church activities, we wander away. We wander away from the purpose He has for our lives. The fourth, because we need it. Kung kanina, we are inclined to go astray, the fourth reason is that we need it. We need the church. Hindi lamang para sa ating mga sarili, ha. Dapat more than that. Ang sabi po kasi sa Galatians 6:2-3, bear one another's burden, and thereby fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. The church, we need it. Hindi man natin na itanggi man natin na hindi natin kailangan ng church. Because self-sufficiency is at its very core has no place in following our Lord Jesus Christ. Hindi po tayo self-sufficient. Tanging ang ating Panginoon lamang self-sufficient. Ang sabi po nga, di ba? No man is an island. Ang sabi sa Bible, no man is an island. Wala po sa atin ang pwedeng magsabi na hindi ko kailangan ang iba, siya, or what. We are not a lone Christian. Maging ang ating Panginoon mismo, in Genesis pa lamang, ang sabi ng ating Panginoon, it is not good for man to be alone. Ito po ay para sa pag-aasawa, pero maaari nating ilapat sa ating mga sarili din. Sa ating, in general terms, kumbaga. It is not good for a man to be alone. At hindi po natin maitatanggi po yun. We need someone or somebody. We can't do anything or everything on our own. Can we do everything in our own? Kunyari sa paglalagay ng AC. Pwede mabuhat mo. Pero yung ikaw mismo maglalagay at gagawa ng lahat. Yung mga Pakistan daw. Sa pagbuhat, yes. Pero may balikin. We cannot do everything on our own. We need others. Not only it does negatively affect us, especially mga brethren, affects us when we are unable to hear thoughts, ideas, encouragement, or rebuke from others. Why? Because it also eventually leads to believing that we don't really need God either. When we are alone and we don't need someone, yun ang ating thinking, darating tayo sa punto na kung saan may itip natin, I don't need God also. Magiging para tayong atheist. So, we are not self-sufficient. Mismo ang ating Panginoon ang nagsabi nito.
Kaya nga ang sabi, bear one another's burden and thereby fulfill the law of Christ. When we work together, mga kapatid, we are far more effective. We are far more effective. Magawa man natin yan, mag-isa, or yung mga bagay na mag-isa. Pero, ang sabi nga, classic na example, di po ba? Kapag yung isang tingting, meron naman siyang maalis na mga kalat. Pero kapag marami, mas maganda, mas matibay, mas marami magagawa. At yan yung ituturo mamaya siguro. Unity, team building. Why does it matter? Kasi marami tayong magagawa. We will be more effective. We are far more effective and spiritually healthier. Kapag tayo po ay nasa kalipunan ng mga mananampalataya. Pwede naman akong makinig lang ng mga mensahe sa mga TV, sa especially now sa FB. Ang dami yung mga nagsishare. Di ba? Ng mga mensahe. Pero yung mismong iba pa rin yung nandoon ka mismo ramdam mo At ikaw mismo yung first hand knowledge, first hand wisdom ay binibigay, tinuturo ng nagmimensahe. Especially yung mga kapatirang katabi mo. May iba pang input sa iyo. tama siya. Tama yung bindi. Hindi katulad nung nakikinig ka lang sa FB. Ay, pangit na. Scroll down na. Hindi ko nabigstin binabanggit. Scroll down. Ito. Gusto ko. So mga kapatid, it is important. It does matter. We need it. Yung church, we need it. And the fifth, but not the least. Kung hindi man pasok sa atin yung mga naunang apat, hindi totoo yan, kuya. Kung hindi po ito totoo sa inyo, ito po, sapat na po ito. Because God told us. At yun na po yun. Wala na akong dadagdag. Because God told us. That's it. Tuldok. Wala na akong maisip actually. Kung meron po tayong faith, ang kakibat po nito is obedience. Obedience. Now, if God told us to be in church assembly, we should be. Especially, di ba, sinabi po sa kanyang utos, sa Ten Commandments, walang bahala yung araw ng Sabbath. It is the day for the Lord. Ngayon, binanggit lang po ulit in other form. Do not forsake the assembly. Hebrews 11:1. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. I-exercise po natin yan, yung faith na iyan. At ang sabi din po sa Psalms 128:1, how blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. Let us walk in God's way. And sa pamamagitan ng pagdalo natin sa mga pagtitipon. Now, bakit ba natin ito ginagawa? Because we are trusting God in whatever promise that He says. We trust Him because He never let us down before. So, if He says it is important for us to attend church activities, we take Him at His word and we do it. Tuldok. Nothing else. So, church attendance, does it matter to us?
we should. Kung meron po tayo mga thinking or mga notions, mga kadahilanan, you might defending yourselves right now. But then again, God is talking to us, talking to you. Not to forsake the assembly. So in conclusion po, mga kapatid, let us attend church services. Why? Because one, lost people matter. Because we are called to serve. Because we are sheep. We easily go astray. And we need it. We need the church. And the most important is because God told us not to forsake the assembly. Muli po, tayo po'y manalangin. Muli po, Panginoon, marami pong salamat for this day. Marami pong salamat, Panginoon. Kayo'y nangusap in a simple way. Ganun pa man, Lord, we are always asking your guidance and your strength for us. Natanggapin yung mga bagay na ito, Panginoon. We want to dumating sa punto ng aming buhay, Panginoon, na kung saan we are always excited to be with you, Panginoon, with your church, Panginoon, in the presence of the brethren also, Panginoon. Lord, kung meron po kami mga kadahilanan sa mga oras na ito, patuloy po namin tinataas sa iyo. Ikaw nga po, patuloy na mag-convict po sa amin. In our silence, Panginoon, in our quiet times, patuloy ka pong mangusap sa amin. Muli po, Panginoon, patuloy po namin tinataas ang aming mga buhay sa iyo. Ikaw nga po ang patuloy na manguna at patuloy na maghulma sa aming, Panginoon, sa nais po ninyo. Muli po, marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name.